ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at otal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayaw muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga taingan nito. Pagkatapos, lumura at tinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, "Ephata," ibig sabihin mabuksan. At nakarinig na ito na wala ng pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man, ngunit kung kailan sila pinagbabawalan ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. May mga nagdala sa kanya roon ng isang bingi na halos di nakapagsalita at hiniling nila kay Jesus na ipatong dito ang kamay. Sa Ebanghelyo, isang bingi na halos hindi makapagsalita ang inilapit kay Jesus ng mga taong nagmamalasakit. Hiniling nila na ipatong ni Jesus ang kanyang kamay sa may sakit tulad ng karaniwan nilang nakikita na ginagawa niya. Iba-iba ang paraan ng pagpapagaling ng Panginoon sa mga may sakit at may malalim na kahulugan ang ginawa niyang pagpapagaling sa taong bingi. Matatagpuan ito pagkatapos sa mga talinghaga tungkol sa pagtanggap sa paghahari ng Diyos. Ilang ulit na sinabi ni Jesus, "Makinig ang mga may tenga, mapalad ang mga alagad sapagkat pribadong ipinapaliwanag sa kanila ng Panginoon ang kahulugan nito." Sa kabilang banda, ang mga Pariseo na nakakarinig din sa mga talinghaga ni Jesus ay nananatiling nakasara ang isipan at hindi nakikinig sa mga aral na ipinapahayag ng mga talinghaga. Pagsasagawa. Mag-akay ka ng isang kapwa para makapakinig siya sa tinig ng Diyos sa pamamagitan ng pagtuturo ng simbahan.